content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Welcome to the podcast. This is episode number 4. Kamusta na kayo? Matagal-tagal tayo hindi nagkita. Naging busy rin kasi ako, tapos may inasikaso lang yung visa ko papunta sa Switzerland, inasikaso ko. Pero ngayon, I'm back. Medyo nakakatamad din kasing mag-vlog-vlog, no, ng mga tech stuff. So, balik tayo sa podcast. Malamang na-miss nyo rin kasi most of my subscribers are MCGI. Dahil sa mga pinost ko noon, yun, dumami yung subs ko. So, yun. Funny thing, meron akong kakakwentuhan kasi yung office mate ko, remote naman kami nagtatrabaho. Binanggit ko na I was an MCGI member. Tama ba yun? Members MCGI. Yun. So, member ako ng CGI. Yun na lang. So, sabi ko, MCGI ako dati. Sabi niya, ano yung MCGI? And, Iglesia ni Cristo siya. So, hindi niya alam na ang dating daan. So, sinabi ko ang dating daan ng group na yun. So, hindi siya aware na MCGI yung pangalan ng samahan. So, talagang mas kilala pa rin ang MCGI sa dating daan ni Brother Eli. Speaking of, wait, lagay tayo ng background song. Yan, ang title nito is Makikinig na lang ako kay Brother Willie. Eli pala. Yan, ang gumawa nitong music na to is si Brother Rain. Kamusta ka na? Si Rain ng Cavite na hindi pa nababautismuhan. Pero yan, mukhang fetish niya na makinig kay Brother Willie. I mean, Eli. So, yan. Kamusta ka na, Rain? And dun sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Cordis. Yan, binabati ko kayo. It's been a while. Yan. So, ano ba yung sinasabi ko? Yon, naging busy lang ako. Tinanggal ko yung episodes 1, 2, 3 dahil natotoxican ako. Actually, binura ko yung mga comments. Dinisable ko yung comment section kasi sobrang nakaka depress or basta may mga nangaaway kasi mga fanatic ng MCGI. I was a fanatic for so many years. Katulad nyo rin ako, kaya naiintindihan ko kayo. Pero, hindi naman kailangan mang-away. Yung isa doon, kasama ko pa sa distrito, which will remain unnamed. Although, ang ginawa niya, nilapag niya yung full name ko doon sa comment section. So, bro, ba't mo naman ginawa yun, diba? I was trying to be anonymous for many years and nilapag mo yung name ko. Anyway, sayang lang. Kasi we were close before. Nilibre ko pa siya ng kape one time. Kamustahan. Yun. Yun pala, offeran niya ako ng insurance. Yun. Pasensya ka na, bro. Dahil hindi kita na pagbigyan. Yun. Actually, kumuha rin ako later on sa high school ko friend. So, pasensya ka na, Brad. Yan, patawarin mo ako. Sana lang may pag-ibig kasi lagi na lang pag-ibig yung topic natin, 'di ba? Tapos dahil nasaling ko yung faith mo ninyo, titirahin mo na ako ng ganun. Wala namang lapagan ng pangalan, no. Sasabihin ko na rin, my name actually is Oliver. Okay. So, Broccoli TV, yung pangalan ng channel ko. So, if you get it,
broccoli, bro, and then Ollie. Kasi that's my nickname, Ollie. So Broccoli TV. Ayun, sabihin ko na rin, wala namang problema doon. So, yun lang, wala lang ano. Yung mga pinagsamahan natin, sayang naman, 'di ba? 'Yon, pag-ibig. Anong day na ba ngayon? Ang topic natin for the past year and a half is pag-ibig. Pero hindi natin nakikita sa mga kapatid. Hindi ko alam. Pero of course, marami pa rin namang mga kapatid na genuinely mabait, no? Si Doktora, nakalimutan yung pangalan nga. When I was a teenager, dyan sa may sukat Paranaque, yon, nagpa-cleaning ba ako? O, cleaning lang yun ng ngipin. Hindi na niya pinabayaran sa akin. Sis Olive. Yon, I appreciate that. Dyan sa may sukat Paranaque, hindi na niya ako pinagbayad. So, yan, forever I will be grateful sa mga good works niyo. Yun ang tunay na good works, no? Hindi pa imbabaw. Yun, pag-ibig. Marami akong naririnig na mga complaints na yung pag-ibig na yan, tinuturo na yan noon pa, nung bata ka. And naturally, when you were born, meron tayong tinatawag na konsensya. And yun nga, sarap din naman magmahal. Wala naman talagang sobrang masamang tao na alam mo yun, konti lang naman mga kriminal. Yung ratio ng mabait sa masasama, napakaliit. Yun. So, kung pag-ibig palagi, paulit-ulit for 1.5 years, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan, wala na ba ibang mga topic? Sabi nung iba, hindi man lang tinalaka yung ano, yung World War. Yun, kung gusto niyo, kasi interesting din naman yung religion, 'di ba? Na yan, nagmahal yung bilihin, nakasulat yan, maggegera, ganun. But hindi yun ang topic, bakit puro basic sa pag-ibig? Eh alam na natin yun eh. So, yung mga nakikinig parang ano ba yan, paikot-ikot. Tapos uulitin pa ng KNP. Yun. Anyway, mahirap din pala magsalita ng ano, ako lang. So, I'm looking for data packs, mga kapatid, na pwedeng ma-interview. I will put a link sa description ng video na to wherein you can contact, you can chat me. Sinong malakas ang loob dyan, mga kapatid, ma-interview ko kayo. Meron kasi akong dapat interviewin eh. He said yes, but then wala na. Yun lang, kala ko ba ang oo ay oo, ang hindi, but that specific kapatid na nagsabing yes, okay, let's set this, eh biglang no show, hindi na nagparamdam. So yun, yun, kung meron kayong gustong sabihin, gusto nyo makasal sa podcast para naman may makausap ako dito, i-message nyo ako para mag-set up tayo ng date na mag-usap lang tayo online and i-upload natin para hindi lang ako yung napapakinggan nyo dito. Okay, so as you can see, ang ilalagay kong subject, kaka-email ko subject, ang title nitong video is episode 4, Why I Left MCGI. Kwento ko lang. Kasi dati post ako ng post ng Brad Ellie, gusto ko may mga umanib. Pero ngayon, I discourage na umanib kayo. Anyway, kung kasi minsan maganda rin maanib yung iba dahil masaya sila doon. Undeniably, maraming kapatid na masaya sa loob. Kasi yung mga tinuturo sa loob, kayo yung tinawag, yung tayo dati, ang tinawag, special tayo,
Tapos tayo yung bayan ng Diyos. So sino bang hindi magiging masaya sa ganun? Wait lang. Meron akong soundbite dito eh. Wow, that is unheard of. Yan. Wow, that is unheard of. Wala lang, nakita ko lang dito sa computer. Okay, so etong nasa screen ko ngayon is MCGI Hub. Hindi ito yung totoong MCGI Hub kasi meron talagang MCGI Hub na magre-register yung mga kapatid. They will put all their information. Pati yung Instagram, papalitan mo ng real name mo, which would violate yung kagustuhan mong maging, you know, just use your own username, diba? Anyway, this one is Reddit. Okay? Reddit.com. Maganda to kasi you can post any topic here and then anonymous yung mga tao dito, hindi magkakilala. I mean, hindi mo mapapagkilanlan sa username, although I heard na meron ng nag-con kasi you can chat anyone eh. So meron na ring mga nakita-kita dito. So maganda to kasi dito mo pwedeng ilabas yung mga saloobin mo, mga disappointments, or kung masaya ka, i-post mo dito. So they started, of course, lahat naman start sa zero, pero ngayon 584 members na. Ayan. Ako hindi pa ako hindi pa ako member eh. So yan, 62 online. So maganda to. Bawa ito, 7 hours ago posted by Danny Tamales. Danny Tamales, hindi ba to si Danny Navales? Meron pa ako nakita dito, Roland Ocampo yung ano eh, username niya. But I don't think sila to. So dito mga kabalita kayo, mga kamarites, na eto last night kasi hindi pa ako nakadalo, although dadalo pa lang ako siguro later, hindi man dalo but papakinggan ko lang. Sabi daw niya kagabi, mas bastos ka pa sa mga nambastos sa'yo. So dito ka makakuha ng update, dito nagrarant yung mga tao. Oh, may picture pa ni KD na namamaril. Okay. So lately, so the whole year pag-ibig, diba? And then maraming parinig kay Brad Yuli, ang favorite ninyong kapatid, si Jotrepes. Ayaw pang sabihin ko sino. Jotrepes is Ulysses Villamin. Period. Wala nang iba. Kasi nagpo-post si Brad Yuli sa Facebook niya and then may mga kapatid na alam mo, lalo pang magiging curious yung mga kapatid kapag you keep on mentioning Jotrepes sa mga pagkakatipon. Tapos siyempre isipin na sino to? Eh malamang isa-search nila kung anong pinost ni Ulysses na dating close ni Brad Eli na maraming alam na sa tingin niya nag-iba na ang MCGI. So instead of keeping an open mind, binash nyo si Yuli. Kawawa naman bro, kamusta ka na? Move on din kasi yan, napansin ko yung mga post niya parang nalulungkot siya. So move on tayo. Although hindi ko sinasabing madaliin mo, but kami din eh nung namatay si Brad Eli, naiyak din ako honestly. And then actually hindi nga ako nakapasok sa work. One day akong malungkot, nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, boss, may namatay kasing hindi ko naman family member pero he was like a father to me, sabi ko. So I took the day off. Yun. So yun nga si Jotrepes. So laging pinaparinggan
And yung mga kapatid, hindi ko alam ha, dahil siguro paulit-ulit yung topics. Tapos, tawag nila doon pambabakod palagi. Yung bang huwag kang aalis sa iglesia, yung binhi ilagay mo sa gitna ng daan, hindi sa tabi, edi lalong nasagasaan yon kung sa gitna ng daan ilalagay. Yon, puro pambabakod para wag umalis sa iglesia ang topic. So yon, kailangan lang talaga maging open-minded mga tao. Kasi tulad nito, dumami na yung followers nitong MCGA Hub na to. Sino bang gumawa nitong logo na to? Parang ginawa mo namang yung popular website sa Pinas. Siguro like ka nanonood dun. Anyway, yon, if you have the time, you can follow this page. Marami kayo dito mabasa ng mga saloobin ng mga kapatid. Yan. Ewan ko ba bakit. Alam ko nabanggit na yung camel toe nung mga few months ago. Tinanong niya si Sluice. Ano ibig sabihin ng kung alam mo ba ang ibig sabihin ng camel toe? Sabi ni Sis Luz, hindi po. Ayun lang, nakakatawa lang. Ayan, bastos yan eh. Ewan ko ba. Huhoy, may nagmumura dito kay KD. Ayun, the good thing about this, hindi na ka-copyright. Ayan, kasi ano lang to eh. Mga texts lang to, hindi to video na pwede mo i-copyright. Pwede mo i-report, no? Pero hindi siya basta 'yon. Medyo complicated din. So, it's a nice community. Ito yung mga ex and closet members of ang dating daan. Yan. Yun, nung isang araw may nakakwentuhan akong kapatid. He is still a kapatid pero marami siyang saloobin. Iniyaya ko ngang mag-inuman eh. Sabi niya hindi daw siya makipag-inuman sa akin. Eh gino-joke ko lang naman siya. Naiinom kami. Yun. So pumunta kami dun sa restaurant namin. We have a restaurant dyan sa Pateros. And yun, may sinaserve na mga beer dyan kung gusto mo. Pero napapayag ko siyang pumunta. Yun. Nakakwentuhan ko siya. Ang dami niyang kwento about yung mga kapatid. Yung may isa pa, grabe. Matindi yung mga kwento sa loob eh. Yung isang kapatid, nabuntis niya yung pamangkin niya. Yun, incest. Malupit kasi the more you yung pinipigilan mo yung pita ng laman, nako kahit sino papatusin yan. Yan ang hirap sa iglesia na yan eh, sugo. So ayun, ewan ko nasuspinde o hindi daw niya alam kung nagkatuluyan yon o hindi, malamang suspendido. Yun. Yan ang hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan suspendido, bawal ganon, bawal ganon. Ang daming bawal, daming toxic na aral sa loob. Although, interesting siya, no? For me. Yun nga. Since I became agnostic, yan, ang tingin ko dyan, entertainment na lang. Yan. So, let's go to the topic, no, why I left MCGI. Before I tell you that, let me share muna how I joined MCGI or why I joined MCGI. Nag-umpisa to when yung panahon pa ng SBN21, yun, yung itanong mo kay Soriano. Yun, very interesting. Pumunta pa ako sa studio noon, nakita ko sila Freeman doon. Tapos, yun, kinausap ko yung worker. Ay, nakita ko si Brad Ellie ng personal. Sabi ko, paano po ba maging member dito?
Kasi natuwa ako eh, may libreng food, nakahingi pa ako ng Bible. So, at that time, sabi ko, sige, sali ako. Kasi, yung sumisigaw si Brad Ellie na, ano, pag, sa pagkakaalam mo ng mabuti, huwag magpatumpik-tumpik, huwag magpa-delay-delay, pagkakasumpo mo ng mabuti, gawin mo agad. So, yun ang ginawa ko. So, assuming na sila yung mabuti. So, yun, tinakwil ko yung Catholic and yun, nagpa-doctrine ako. Since wala akong lokal and meron namang destinong worker doon sa Strata. Strata 2000 bang tawag doon? Tagal na nun eh. Yun, doon ako nagpa-doctrine. Doon din yata naglo-local si Brad Zoren dati. Yun. Yun, may isa lang akong kasabay. So, dalawa kami nagpa-doctrine. Natapos ko, nagpa-bautismo ko. Yun. So, in short, bumilib ako kay Brother Eli. Kaya ako napa-join sa MCGI. Ayan. Tapos, I was a choir sa local. Kasi eventually, nilipat din ako sa pinakamalapit na local. Kasi, sa Strata, walang masyal, wala atang pagkakatipon doon. Parang, ad pro nandun eh. So, hindi siya matatawag na pagkatipon. Yun. And then, may nagustuhan akong sis. And, di kami nagkatuluyan eh. Kasi, pinaghiwalay kami ng worker. Yan, ganyan sa loob eh. Pinaghiwalay yung mga kabataan na nai-inlove. Kasi daw, hindi pa prepared. Well, dapat yung hayaan lang, pagsabihan lang, no? Pero para paghiwalayan mo, parang mali naman yun. Kasi nga, hindi may iwasan, kabataan yan eh. So, sa kabataan mo, medyo, dyan talaga nag-uumpisa yung ligawan, yung gustuhan. So, yun. So, sa makatwid, hindi ako na pinaghiwalay kami, na broken hearted ako. So, ang ginawa ko, dinivert ko yung focus ko. Instead na malungkot ako, ma-depress, ang ginawa ko, nagmanggagawa ako. Yon, kaya ako napunta sa district office dahil doon kaka-worker ko. So, ayun, I spent 4 years diyan sa district. So, yon, it was a good time. Okay naman, may yun nga, sama-sama kapatirang pagkaganda-ganda. Yun, natutulog kami sa apalit, sa mga tent, ganyan. Pero ako, ano eh, I was nag-adsit din kasi ako for a few years din yata, yun. So, doon kami sa loob, aircon. Yan. Na-meet ko pa si Puto, yun, niyayaya niya akong mag-stay in sa loob. Buti lang di ako pumayag kasi alam niyo naman ang nangyari dun sa mga staff doon na puwetan. Yun. So, yun. Tapos, yun, na-assign ako sa ibang lugar eh. Napunta rin ako sa UNTV. And then, yun. Tapos, slowly, ay naging inactive ako. So, doon na nangyari yun. And then, yun, nag-asawa ako, ganun. Lumipat kami ng bahay sa ibang division na. Doon ako nawala sa pag-attend. Yun, naging inactive ako. And then, netong pandemic, bumalik ako kasi naboboard ako. Tapos, nabaltaan ko, link-link na lang yung sinesend. So, lumapit ako sa pinakamalapit na local, huminga akong link. Yan, binerify mo na lang yung identity ko. Nagpalipat ako ng local. And then, yun, I was attending for 2 years. And then, biglang namatay si Brad Ellie. So, yun, nagulat ako. Sabi ko, kasi okay naman ako nun eh. Na naintindihan ko naman yung mga paksa, yan, Bible. Tapos nung namatay siya, yan, si Brad Daniel, napansin ko, nung nagpapaksa siya,
Hindi, napansin ko na the day after namatay si Brad Ellie, yung paksa, the next day, ano na, masaya daw sila. Sabi ko, masaya kayo. Kakamatay lang, hindi man lang. Yan, kasi yun nga, ang problema sa Bible, may babasahin na dapat magalak kahit namatay kasi magkikita-kita pa sa 1,000 years. Kaya mga ganyan. So, nasusupress yung pagkamalungkot mo. So, yun ang parang, sabi ko parang may mali. Hindi, pinagbigyan ko after yan, several paksa. Actually, naka 1 year siya. Hanggang ngayon, I'm still attending. Pero wala na eh. Hindi, wala nang dating sa akin. Lalo na puro pag-ibig na lang yung topic. Sabi ko, sayang oras dito. Paulit-ulit. Tapos, yung introduction, siyempre may kantahan, merong may mga nagpapatotoo. Ano ba tawag doon? Basta, sharing, brethren sharing ang tawag. So, yun ang haba. Bago magsimula yung topic niya, ang tagal. So, sabi ko, sayang oras dito. So, parang ganun din yung naobserbahan ko noon pa. And then, I read some books. I learned philosophy. Tapos, marami pang iba na outside MCGI. Nakinig ako kay Brother Bo Sanchez. Sa kung saan-saan pa. Kay Sadguru. Yung Indian na yata yan. Tama, Indian siya na, yan, nag-i-English din siya na nakatuwa. Pero yan, atake naman ni Brad Ellie na maraming Diyos sa India. Pero if you're gonna listen to Sadguru, napakaganda ng mga sinasabi niya about life. Yan. Actually, mas makabuluhan pa siya eh, kaysa kay Kuya Daniel. Yan. So, I listen to other religions and that's when na-realize ko na mali talaga MCGI eh. Masyadong focused sa Bible na hindi na na-update 2,000 years ago. Yun. So parang ito mga makalumang ano style. Yung mga transgender, yan, kawawa sa Biblia kasi wala naman nasusulat tungkol sa transgender. So masyado silang na-exclude. Parang di na tao yung tingin sa kanila. So, what is really morally right or wrong? Alam nyo, nasa atin na lang yun. Kung ano yung sinasabi ng damdamin mo. Kung feeling mo, kung lalaki ka, feeling mo, babae ka talaga, then do whatever will make you happy. Hindi yung bawal this, bawal that. Eh, kawawa. Nasusupress talaga yung kaligayahan ng tao. Then anyway, yun. So, medyo, yun, ang ginawa ko, hindi ko na matiis talaga eh. Parang nasusuka na ako sa sinasabi nila. Kasi namulat na yung isip ko eh. So, once na namulat ka na, yun, parang mali talaga. So, nagpaalam ako sa worker. Sabi ko, sis, pasensya na po. I will need to stop being a member or I'm quitting MCGI. Of course, sabi niya, alam niya naman ang sasagot ng mga workers. Alam niya naman ang sasabihin ng workers sa'yo. Meron na silang mga cards na ilalabas na ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas, na malapit nang bumalik si Kristo, ngayon ka pa ba titigil? Yan. So, alam ko na yung sasabihin niya. So, hindi ko na lang nilabanan. Hindi lang ako nakipag-argue. Sabi ko na lang, I'm so sorry, pero hindi na po ako attend. Ang huling message niya sa akin, bro, manalangin ka po. Gawa po yan ng demonyo. So, expected na yan.
So nagpaalam din ako sa group servant na inassign sa akin na I only met once. Sabi ko, Brad, ganun din, hindi na po attend. Sabi niya, bro, saan ka pupunta? Wala nang mas tama pa sa MCGI. Eh, di na rin ako nakipagtalo. Sabi ko, basta bro, ano, mahirap pong i-explain eh. Ayun. So, I was able to get out of MCGI by doing that. Yun yung mabilis na kwento ko on how I joined MCGI or why I joined MCGI and then why I left MCGI. Natoxican talaga ako. Laging merong invisible na kaaway. Tapos ayaw naman sabihin kung sino. Invisible na nga yung Diyos eh, pati kaaway invisible din. So parang alam mo yun, it doesn't make sense. And then sila lang yung palaging tama, sila lang yung tinawag. Tapos yung mga kapatid, judgmental. Masaling mo lang yung faith nila, kala mo kaaway ka na kahit after lang lahat ng mga pinagsamahan nyo, wala na yun sa kanila. And then nilayo ako sa family ko. I was away for years. Yun, to the point na pag uwi ko, hindi na kami close. Na supposed to be, dapat you don't abandon your family, diba? Yun. And then na-realize ko, na-assign din ako sa remittance. Maraming nire-remit na pera sa division. And yun, na-realize ko, parang pera-pera lang tong religion. No, although may ginagasto sa MCGI cares or kung ano pa man, eh anything na may involve na pera, yun, parang medyo aloof na ako sa ganun. Tapos yung mga KNP nasa abroad, tapos pag nanalangin sila, sasabihin tayong may hirap, mga dukha, eh pag check mo nga yung ano nila, yung bank account nila, tingnan mo nga kung may hirap yung mga yan. Lalo na si KD, nako, ganda ng big bike niya ni, pinaparamba pa niya yung big bike niya. So hindi siya mahirap, wag silang ano dyan, don't me, diba? Tapos yung pagkakatipon, nako, ang daming nauubos na oras. Tapos paulit-ulit yung topics. Yun. So I just got tired of attending. Yan. Yan, nasusuka na ako sa sugo-sugo iglesia na yan. So, yan. Although, don't get me wrong, gusto ko pa rin nakikinig. Pero lumalaban na kasi yung loob ko. Which doesn't make me a bad person. No. Wala akong sinasaktan na tao. I'm a good citizen of this country. Yun. It's just that I just wanna share my frustrations para dun sa iba gustong umalis. Kaya nyong umalis. Kung gusto, may paraan. Sabi ng iba, natatrap daw sila. Well, di wag ka magpatrap. Make a way. Yun. Kaya mo yan. Yun lang. So sana maging inspiration tong podcast na to. Marami pa tayong gagawing podcast. Sana may lumapit sa akin na gustong magpa-interview. Siguro kahit audio lang, kuha niyo magpakita ng mukha. Pa-interview kayo sa akin para naman meron tayong, para may kausap ako dito. And meron tayong topic na mapag-usapan. Yun lang. Sana you enjoy this podcast and sana meron pa tayong mga susunod na episodes. Panoorin nyo na to kasi i-delete ko rin to dahil meron ano akong magagalit. Pero what's life, diba, kung di rin tayo magiging masaya. Kasi maganda tong mga topics na to eh. Kesa yung mga ibang vlogs. So just stay tuned for episode 5. See ya! Thanks for watching!